Yo, what's up, what's up sa inyo mga kawanlaba? Ko nga po pala si Jake Magnus at nandito ka ngayon sa Jake Magnus TV. So mga kawanlaban, tatalakayin natin ay wala lang namang iba kung hindi etong nambato kay BBM. Ano po? Na ang pangalan po niya ay eto pong si Rochelle Antoinette. Ano po? Na kung saan ay pinagmamalaki niya pa at proud pa siya sa ginawa niya dito kay BBM, at may dahilan daw siya kung bakit niya binato ng flyers etong si BBM, na naging dahilan para tamaan po itong si Apo BBM sa mukha ng ibinato niya yung flyers. So mga kawanlab, tatalakayin na natin to at pupunta na tayo dito. Kung makikita nyo, ipapanood ko po muna sa inyo itong videong ito na kung saan ay sinasabi daw po na itinulak daw po siya ng mga bodyguard itong si BBM, kaya niya nagawa na batuhin etong si Apo BBM ng flyers. Ano po? So tara, puntahan natin itong video. So ito, i-play natin. Nga pala guys, ito yung insidente bago batuhin si Apo BBM ng flyers. Ano po? Kita nyo, kadaming tao nag-aabang, tapos makikita nyo mamaya yung mga pink lawan. So tingnan nyo po. So eto yan guys, eto yung mga pink lawan. Ano po, pagmasdan nyo pong mabuti kung paano nila tawagin na magnanakaw etong si Apo BBM. So tingnan nyo pong mabuti ha, dito mangyayari yung batuhan ng flyers. Tingnan nyo mabuti, siya sa atin yung mabuti kung tinulak ba talaga ng mga bodyguard ha, ni Apo BBM etong isa sa mga pink lawan na namato ng flyers. So tingnan po natin. Ayan, pagmasdan nyo mabuti, wala naman po tayong nakikita na violence ng mga bodyguard ni BBM. Wala naman pong itinutulak, pagmasdan nyo pong mabuti ha. Tsaka guys, tingnan nyo naman kung gaano kawalang modo itong mga supporter nitong si BP Lenny Robredo. Ano po, kung gaano mga walang modo. Kasi hindi na nga tayo magtataka kasi kasama po sila sa hukbo na kung saan ay puro pag-aaklas yung laman ng utak. Ano po, o pag-rally. So diretso tayo dito. Ayan guys, oh. 'Di ba? Ganyan sila kawalang modo bago pa victim pa, pa innocent pa. So basahin natin guys yung sinabi nitong si Rachel Antoinette, ano po? Yung duha pang napangit na masama ugali. So dito, tingnan natin dito. Ito. Yan, ito guys. Ito. Ayan. Yan po yung sabi niya. Basahin po natin guys ha. Sabi niya dito, "We were exercising our right to free speech and were out of the way when Marcos Jr.'s bodyguards start pushing us to the sides. This act of violence caused the fires held up by one of the dissenters to fly towards BBM, hitting his face." So sabi niya pa dito guys, "I say he deserved it. Dapat lang daw kay BBM." Ano po sabi niya? "After we not Negros has gone throughout the Philippines, struggle the violence towards dissenters then and today." So biruin nyo, ikaw na nga yung nakapanakit, tapos sasabihin mo pa dapat lang yun kay BBM. Paano kung yung mga loyalists is ganyanin din etong si BP Lenny? So anong mararamdaman mo? Ito po yung pangalan niya, Rachel Antoinette. Ano po, at hindi na naman po natin kailangan pang sabihin dahil unang-una
is marami na naman po ang nakakakilala sa kanya at kalat na po talaga sa social media yun pong kanyang ginawang pambabato dito kay BBM, ano po. At nabalita na naman din po sa TV yung ginawa po nito at nakilala na rin po ito ng maraming netizen. At sa kasalukuyan nga ngayon, binabatikos na po ito. Ano po, kasi sino ba naman guys? Ano? Sino ba naman guys ang gagalang at rirespeto sa ganitong tao? Isipin nyo naman po yung ginawa kay Apo BBM. Yung tao is nagkakaraban ng maayos. Hindi naman nagkakaraban na nananakit ng kapwa. Nagkakaraban po ng maayos nang sa ganun makakuha kahit papaano ng boto sa sambayan ng Pilipino. Tapos ang masaklapan ito, binato. Ano po? Pero sabi ko nga, dito sa pangyayaring ito, unang-una, guys, pumaborto kay BBM. Bakit? Kasi para sa akin, yung ibang kabataan na nakakita nito is mulat na. Ano po? Mas namulat pa. Dahil unang-una, ikaw isa kang supporter ng ganitong kandidato tapos binato mo yung kandidatong wala namang ginagawa sa iyo is talagang ano, kung ano ikaw, kung ano yung ginawa mo dun sa kandidato, yan yung sumasalamin dun sa sinusuportahan mo na tumatakbo din. Ano po? So, pumunta naman tayo dito guys. Eto pa, hindi pala taga Bacolod yun na matong yun. Ano po? So, basahin natin to guys. Eto. Yan. Eto, nakita ko to sa Twitter. Ang pangalan nito, Iyong Iyo Samantha Marie. Ayan, so sabi dito guys, Rachel Antoinette is not from Bacolod City. Nakakahiya. Now, Bacolod will be branded as bastos. When in fact, di talaga taga Bacolod ang gagang Rachel. She's from Talisay City, a city next Bacolod when you're going north of Negros Occidental Island. My God, Rachel, nakakahiya ka. Yan po yung sabi ng isang netizen. Ano po, kasi isipin nyo naman po, kung sa Bacolod nangyari to, anong iisipin na lang ng ibang mga netizen na nakakapanood? Sasabihin ng iba, basto sa mga taga Bacolod. Pero dahil nga dito guys, maliliwanagan po ang isipan ng iba na kung ano yung kasalanan ng isa, naging kasalanan na po ng karamihan. Ano po, at uulitin po natin na ito palang si Rachel Antoinette ay hindi po taga Bacolod. Ano po, kasi sabi nga dito, Rachel Antoinette is not from Bacolod City, nakakahiya. So ibig sabihin, nahihiya yung mga taga Bacolod sa nangyari kay BBM. Ano po, so pumunta naman tayo guys dito. Eto, kung gaano kagalit ang mga netizen. So yan po yung kanyang itsura, ano po. At yan naman po'y kalat na rin po sa social media ngayon. At tinatalakay din po natin dito dahil sa marami po ang nagtatanong. Ano po? So sabi dito guys, hey Rachel Antoinette, you are making this even easier for BBM. For BBM ha? Pangit mo na nga, pangit pa ng ugali mo. Haha, ew. Maybe you are some show related to Jobber. Also you are right putting your santo mama in a bad light. But then, again, nothing new for rabid. Pink lawan si Miao, yun po yung pagkakasabi dito. So guys, yan yung itsura niya at pinapakalat na rin po yan sa social media ngayon at talagang hit na rin po. At marami po ang galit dyan at binapatikos po ngayon. Biruin nyo naman po, ano po, disclaimer po at hindi naman po sa pamamula. Kung ano na nga yung ikinaano ng itsura, is ganun pa yung ikinapangit ng ugali. Dapat guys, kapag ganito yung sistema, dapat marunong din po kayo rumispeto at gumalang sa ating kapwa. Ano po, hindi na nga yung ganito na nga, tapos sobrang sama pa ng ugali. Ano po, isipin po natin, si BBM nangangandidato ng mas maayos. Ano po, para maisulong yung kanyang plataforma. Pero ano pong ginawa sa kanya? Tinabog siya ng mga pinklawa na ito na magnanakaw at hindi pa nakontento doon. Binato pa po ng flyers. At sa kasamaang palad po, tinamaan po si BBM sa buka. Pero hindi yun ininda ni BBM. Ano po? At bagkos, nagpis pa si BBM at nag-I love you pa sa mga pinklawa na ito. Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginagawa ninyo kay BBM? Diba? Ito yung isa sa mga halimbawa na dapat talaga ay hindi iboto etong si Lenny. Bakit? Nang dahil dito kay Lenny, nagiging bayolente ang kanyang mga supporter. Nagagawang manakit ng isang taong walang ginagawang masama. Ano po, kaya dun sa mga nag-iisip at undecided pa ngayon, ay hinihikayat ko na po kayo. Kung kayo po ay undecided at hindi nyo pa alam ang iboboto ninyong pangulo, okay lang pong mamili kayo dun sa apat. Ano po, pero dun kay BP Lenny, kung ako sa inyo, magnoto Lenny na kayo. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kabayulente ang mga supporter nito at gagawin lahat. Manalo lamang etong si BP Lenny. Kaya hindi na nga ako magtataka kung bakit
Ganito ang inaasal ng mga ito. Kung matatandaan ninyo, may nagbanta sa buhay ni BBM. Pero anong nangyari? Di po ba sumuko din sa NBI at supporter din ito ni BP Lenny? At pagkatapos naman po noon, isang sumunod na nangyari, eh eto na po kung saan ay binato po si BBM ng flyers. So dapat po, be wise po sa pagboto. Kung ako po sa inyo, Noto Lenny na kayo. Ano po, vote wisely. Dito naman po kay Rachel Antoinette, dapat hindi ka proud sa ginawa mo. Ano po, dahil kung sa'yo ginawa yan ng ibang tao, baka hindi ka rin matuwa. Ano po, so yun lamang naman po. At talagang proud na proud pa eh. Ganyan ang ugali ng mga Pinklawan. So yun lamang po at maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe nyo na po yung subscribe button dyan sa baba. And hit the bell button para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parati. Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batang genyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.